Diyay kami ni OBR ngayon papunta ng Baguio City. Shoutout sa Honda ADV Nation Roundtable. Yeah. Hindi ko namin sa may Baguio. Wow! Amazing! Ito na hirap namin. Ganong view dito. Wow! Ganda o. Solid. Highest point. Philippine Highway System. Pina. Dito kami sa bar ng park ni OBR. Lahat-lahat lang kami. Yo, what's up mga bro? Biyahe kami ni OBR ngayon papunta ng Baguio City. Baguio City. Anong oras na? Alas 3. Sakto alas 3. So, gabi na kami doon. May pag-stayan kami doon na ano, mura lang. Tapos bukas kami magagala. Para pagdating namin doon, ano muna, pahinga muna kami ng konti. Or siguro baka mag-dinner kami sa labas mamaya. Samahan nyo kami, bahay kami ng Baguio ngayon ni OBR. Medyo loaded yung mga dala namin gamit. At parang 2 days and 3 nights? 2 days and 1 night, B? 2 nights. 2 nights and 3 days yun. Oh. Ito yung daan namin sa Clark, sa may papuntang Goshen. Parang labas na namin sa may tulay ng Bamban. Nandito na kami dumaan sa may Bamban Bridge. Parang lusot nga namin doon sa may Bamban Bridge. Bamban Bridge din yun eh, di ba? Pares ng Bamban Bridge. Oh. Ito, bridge ng Bamban. Yung lalabas na namin, bridge din ng Bamban. Sakobya ba ito? Okay. Parang huling akyat namin ng Baguio before pa ng pandemic. Ilang taon na yon, tagal na. Ngayon lang kami makabalik. Kasi maluwag na nga doon. Wala nang ganong travel restrictions. Although ano ko, meron doon na parang coding. Pero sa nakita ko Tuesday yung coding namin. So Sunday ngayon. Tapos bukas gala namin. Tuesday ang uwi namin. Tuesday morning siguro ganun. So, doon lang naman sa vicinity lang ng city ang may coding. Meron siyang parang perimeter na pag nasa labas ka, di siya affected ng coding ng Baguio City. Naligo na kami dito. Ito yung sinasabi kong Bamban Bridge. Itong sa kanan. Yun, Bamban Bridge. Nakarangan ng truck. Dito kami diligo. Ito yung papuntang Baguio City. I-change oil pala ako kayo na umaga pag ako may malis. Sorry. Change oil ako kasi kung napanood nyo yung vlog ko ng change oil, sabi ko after 2,000 kilometers change oil na ako para yung mga succeeding is every 2,000. Actually medyo lumagpas na ako. Ang tinakbo na ni ADV is 2,275. Kaya na umaga na ako nag-change oil. Yeah, para mas suwabe yung makina ni ADV ngayon na biyahe namin. So next change oil ko na ito, 2,000. After 2,000 ulit. So bali 4,000 kilometers ang next change oil ko. Kahapon pala may ride yung sa group ng Honda ADV. Honda ADV 160 Nation. Yan, RT, Roundtable. Member ako dun eh. Di ako nakasama kahapon kasi may lakad kami ngayon. Nagdinggalan sila kahapon. Daming sumama, sayang. Pero next time na mag-organize ulit sila ng group ride, makasama na ako. Siguro i-schedule ko na para naman makasama natin yung mga group natin sa mga naka-ADV 160. Shoutout sa Honda ADV Nation Roundtable. Ito yung ano, pagka kumaliwa ka dito, Pangasinan. Dati, napunta rin kami ng Pangasinan. Ito yung pa-Baguio. Ayan, gamit pala natin yung MotoWolf version 3 natin para sa navigation. Google Maps na phone ni OBR. Tested yan eh. Quality. Hindi pa ako nalaglagan ng cellphone dyan. MotoWolf version 3. Pagas na kami dito sa may
Shell, para dire-diretso na ng Baguio. 2 bar na lang eh. Dire-diretso lang naman tong sa maps, tapos liligo lang tayo dun sa may ano yan, B, yung pakiat na, no? Mga pakiat ng papunta ng Lion's Head. Sana pwede pa kaming duman. Ang layo ah. Hindi, sabi ko. Hindi, dire-diretso lang naman na kasi ito talaga. Ito naman, pero malayo pa. Ilan pa? 124 kilometers. So, sabihin natin yung mga ilang kilometers, yung mga 70 kilometers bago dumating ng Lion's Head. Dire-diretso lang yung daan, ibig sabihin. Tapos, doon lang tayo kakanan. Pakyat ng bundok. Pabanking tayo doon. Let's go! Ratan dito oh. Alam ko dito may maraming ratratan eh, kasi madami sakyan. Ano, banda doon pa siguro. Mamaya, birahin natin si ADB. Maluwag, no? Welcome to Paniki. Paniki Tarlac na kami. Dito, maluwag-luwag na daan dito. Taas nga lang hangin dito. Bakbak na konti. Ay, ito maluwag dito. No? Bakbak tayo. Let's go! Sa hangin. Daming riders ngayon, Sunday. Siguro, yung ba, uwi and ride lang sila. Yun, nakabira din. Oh, luwag. Oras na, 4:37. Siguro, makadating kami doon, gabi na. Alas 6, ganun. No? Alas 7. Pero wala, enjoy lang naman yung ride. Yan, pagka ganyan lang na maluluwag. Saan lang tayo mabilis. Pagka kanya may sakyan ha, minor na. Mahirap pag mabilis pagka maraming sasakyan. Ingat-ingat lang sa pagmumotor. Yung mga kotse, mga ratrat din, Bio. Ratrat din yung mga kotse, yun. Ang bibilis eh. Up, yeah. Solid. Nakaratrat na tayo ng kaunti. Okay na yun. Solved na. Hindi pa, hindi ko pa napapat ano eh, sagad eh. Pagka merong maluwag. Stop over muna kami dito saglit. Mayroon kami ng tubig. Gaya na ulit kami. Yan na lang. 93 kilometers na lang. Mukhang maganda yung kalsada rito. Nakabakbak tayo. Baka na. Ah? Malamig. Happy motoring daw. Okay. Happy motoring. Ito yung part na Tarlac na maganda kalsada. No. Lagpas na yun yata arko ng Paniki, no? Paniki tayo kanina. Ito, yan, ito yung favorite kong part ng Tarlac. Ganda na kalsada rito, asfaltado. Na chill ride lang, dahil sakyan eh. Chill ride hanggang Baguio. Let's go, Baguio. Uy, makapiga na naman. Solid ah. Tama na daw sabi ni OBR. Oo, ang ganda nga ng daan. Tapos yun, ito yung magandang part ng Tarlac eh. Di ba? Asfaltado, tapos although may mga sakyan, hindi gano'ng karami. Hindi ko lala kapag weekdays kasi Sunday ngayon eh. So, mas less ang volume ng sakyan ngayon pag Sunday.
Pero parang marami pa rin, no? Kasi mga bawa, ngayon kagaya namin papuntang Baguio. Usually ano, may weekend na punta, no? Paganon din, same lang siguro. Ito na kami sa Rosales Bridge na. Rosales Bridge kasi lalagpasan natin ang SM Rosales eh. Ganda oh. Ayun na may ilog. Di ba? Rosales Bridge to. Ano yung SM Rosales eh. Solid yung MDL ni JC. Ayoko lang mag-high beam kahit naka-high beam ng mga kasalubo. Kita ko naman eh. Alam mo sila. Low beam yan. Hina-hina kaya. Pwede pala kami dumaan doon sa bypass. Eh sa kabila oh. Saan bumalik? Dito na lang tayo. Ito yung bridge, ito yung pwede kang magpapuntan La Union. Pero doon tayo tinuturo ng maps sa bypass. Kasi sabi ko, saan tayo? Open na pala yung bypass. Oh, yun lang ang problema, hindi namin kabisado pa yun. Doon lang kami dadaan diretso. Doon na yung nakasanayan namin daan. Pag-traffic siguro, La Union. La Union, no? Anong arko to? Benguet Province. Sa Benguet Province na kami. Ayun, kung kita nyo, madilim na eh. Cannon Road. O, yan. Cannon Road na to. Pakit na kami. Ayan sa maps, oh. Twisties na. Sundan lang natin itong mga to para chill ride lang. Pag malamig na, tigil kami, magjakit muna kami. Bundok to eh. Dito pa lang, malamig na no. Ano pa pag tumastas na tayo, mas malamig. Nagdala kami ng jacket. Ang dami dala kami extra ng jacket pa. Para malamig kasi talaga dito sa Baguio. Banking ng gabi. Kaya may MDL naman tayo eh. Kaya kitang-kita pa rin yung daan. JCM1, mini driving lights. Dilim! Ang dilim dito! Nag-jacket na kami ni OBR. Wala pa kami isang kilometro, sobrang lamig na. Grabe, ang lamig pala dito. Ngayon na lang ulit kami nakapunta rito eh. Nakalimutan mo na yung lamig, no? Sobrang lamig eh. Sayang, ganda rito pagka umaga. Ganda ng sceneries dito. Kaya hindi na makikita gabi na eh. Inabot na tayo ng gabi. Walang ilaw to. Wala talagang ilaw dito kaya ayaw nila ditong magpadaan. Wah! May tubig. May waterfalls. Oo. Ito na kami sa Lion's Head. Yan, Lion's Head. Ayan na itsura niya pagka umaga. Pero pabalik na kami nito. Para makita nyo yung Lion's Head. Exit na to view. Yay! Ito na sa Baguio na tayo, B. Nakita ko. Ano ba? Dilim mo. Ano yung banking dito eh. Sawa ka din kayo sa banking dito. Mas maganda pa kaya kasi uphill lang eh. Pagpababa medyo may matatarik dyan. Ayun, kakalagpas lang namin sa matatarik na part. Madaming sharp curve na matatarik. Makalagpas ng Lion's Head. Nandito na kami sa may Baguio. Oh, amazing! Traffic sa Baguio. Hanap na kami ng kainan dun sa malapit na lang dun siguro sa hotel namin. Dito na lang kami. Dito na kami sa may lodge. Bukas yata ng generator. Pakita ko sa inyo yung room namin. Akai Lodge. Third floor yung room. Ito na yung room namin. Yan. Laki no? Kasi OBR. Ano yung banyo ang laki? May heater. Pinaka-importante yung heater. Sobrang lamig kasi dito. Order na lang kami ng food nila. Tapos bumili lang kami ng mga tubig-tubig. Anong binili mo, Bi? Chichiria. Tubig, soft drinks, chichiria.
sumorder kami ng food nila. Meron sila eh. Saan ba yan? Ito. Meron silang menu pero tanong nyo muna sa baba kung ano yung available. Mura lang dito, magkano ito? 1-2? Good for 3. Good for 3 na. Kasi yung good for 2 wala. Wala na. Ayan na, isang malaking kama. Itong dalawa na ito. Maliit. Ayan, pwede kayong order dito. Tawagan nyo na lang. Ito. Or pwede kayong bumaba na lang andun. May salamin. May TV. Ano pa? Wala na. Okay dito, murang-mura. 1-2 lang. Overnight na yan ha. Tayo namin yung food namin. Ito na yung food namin. Grilled liempo. Grilled liempo. Tapos chicken wings fries. Ang dinner lang may tapos tulog na. Bukas na kami gagala sa Baguio. Morning. Kape lang kami ni Javier bago maggala. Ito pala yung view dito sa room namin. Ayan o, may view siya. Ayan yung kalsada. Mababa. Punta kami ng Northern Blossoms mamaya after mag-coffee. Ito yung parking sa ilalim. Kaya tayo. Punta kami ng Northern Blossoms. Yung lodge, Takay Lodge. First destination namin is 3.9 kilometers. Gala namin ngayon yung VR. Let's go, exploring tayong Baguio. Mga pupunta, pero pupuntan talaga namin yung Northern Blossoms. So yung pumunta ni OVR dun eh. Sundan lang natin itong Google Maps. Ito yun. Ito yung first destination namin. Ito yung siguro yung Bali. Asan yung colorful house? Ayun yung colorful houses. Asan na next destination natin? Set ko muna. Nakaset na. So, next destination namin is 17 kilometers naman. Malayo-layo na konti. Sundan lang ulit natin si Google Maps. Yun, power! Power! Let's go! Marayo na kami sa Baguio. 10 kilometers pa. Naka 7 kilometers pa lang kami. Medyo matraffic dun kanina. Tapos nadaan na namin kanina yung strawberry farm na try namin balikan na maya. Ito muna kami sa next destination. Ganda na rito. National Toll Gate, Baguio, Bontoc Road. Na kami sa Bontoc. Bundok ng Bontoc. Okay, pupuntahan namin ngayon Bontoc, pero didiretso kami ng Atok, no? Atok yung Northern Blossoms eh. Baka mas malayo yung Bontoc. Hindi ko alam. Ano ba nakasulat? Malayo 133 yung Bontoc. Ah. Kaso, highest point pala yung pupuntahan namin eh. Last destination daw, sabi na BR. Ha? Former. Ah, former. Meron ng bago. Oo, hindi ko naman. Tingnan natin. Nakakala na kami dito sa puntang Beacon Hill. Yung Atok yata pa diretso doon. No? Pabalik na lang kami. Ito muna yung second destination. Solid yung bankingan dun eh. Tapakay sa banking dito. Mga sharp curves na malalawak. Wow. May giant kettle dun. Eh? May giant kettle. Saan? Wow. Hindi ka ata mag-picture dito. Diretso pa tayo. Sige. Kaganito mga downhill curve, balalay lang sa preno. Tapos bitawan niya yung front brake pag ano.
pagkaliligo. Tuwid nyo muna yung motor, tapos sa akin Ma'am Reno. Okay. Patik na tayo. Sobrang tarik eh, no? Mid-turn naman, pwede mo namang itayo yung motor ng saglit sa Ma'am Reno. Tatayo mo yung motor bago ka pa Moreno. Hindi ka mag-slide. Pero sa ADB may ABS sa harap eh, no? Hindi naglalaki yung harap. Ayan, mid-turn. Oh. Tinawid ko yung motor. Tapos, na Moreno ako. Ayan. Wow, dito na dito. Oh, tapos liko. Saan? Dito na yung liko. Ay! Ito. Saan ka pupunta? Balik tayo. Ito na kami. Oh. Yun. Entrance adult 100 senior PWD 80 children 80 0 to 4 years old free. Mag-entrance tayo. Registration here. Register ka. Morning po. Entrance po. Merong bus. Yung bus yung kainan, no? Ganda ng view dito. Lakad daw muna kami sa Eco Park, sabi ng Bia, sa taas. Dapat may exercise. Insta tayo. Yan. Gusto ko Insta. Kit na kami. Ay ka lang, kaya mo pa. Trekking yun na. Daming pwedeng tambayan, no? Pasa daw si OBR. Pas ka na, pas. Akating ko yung taas. Makita natin. Sunod ka na kung kaya mo. Ganda dito. Oh. Solid. Bawal manigarilyo. No smoking. Hindi na makasunod si OBR. Ang taas na eh. So wala makita. Beacon Hill Camp. Yo, next destination, Polig Farm. Ilang kilometers yun? 10 lang, sa tabi lang. Sa tabi lang? Bago tayo dumiretso. Ah, okay. Lalabas pa tayo nung nilikuan natin. Ah, okay. Polig Farm. Hindi na muna kami kumain dun. Busog pa kami eh. 10:46 pa lang. So, siguro kung sa kami magutom na lang kami kakain. Pero ganda rin dun. Pagod lang ako doon sa pag-aakyat. Ang taas eh. Sobrang taas eh. Ah, ito na. Yung kettle. Okay. Ito lang pala yun. Meron ba sa baba? Lemon farm. Pero wala naman masyadong people. Pictures yung BR dito. Yung pagkaganitong sobrang tarik. Buwelo-buwelo nyo lang. Para makaahon. Si OBR nagbibidyo. Ito yung Polig's farm. Kasi may entrance din eh. 100. So, pwede kayong pumunta doon. Yun o. Oh, akit din kayo doon sa may patas-tas na yan. Pagod ka. Kasi pagod na ako eh. Makit na ako doon kanina. Sobrang taas eh. Tatama na exercise na yun o. Oh. Diretso na kami Northern Blossoms. 39 minutes. Ang nakalagay ako ilang kilometers. At ang signal B. Ay, wala. Nagre-rerouting o. Oh. Ito advantage ng naka-maps. Kita mo pagka-sharp curve na. Sharp curve, oh. Downhill sharp curve.
Kita sa maps eh. So yung maps namin wala signal. Wala, meron naman. Asun na lang namin yung nakasave na. Yun. Sarap ng banking. Sawa pala tayo sa banking dito, no? Hindi lang sa Canon. Dami din ditong ano, mga resto. Yan o. Ayun ang dami doon. Yeah, hanap na kami mamaya kung saan may kakain. Saan gusto ni OBR. Pero ang ganda dito, napaka solid o. Sceneries. Ang ganda ng sceneries. Ayun ang gawa na ng mops o. Nag-step over kami. Medyo malayo po kami. Pero malapit na. Kapakita ko sa inyo. Yun o. Sa kabila may daan din pala. Pero mas malayo. Parang babalik ang ganun. Eto. Dire-diretso lang. Mas malapit. Malayo na yung nabiyahe namin. Pero malayo pa yung destination. Nabiyahe na ulit tayo. Eto pala yung Halsema Highway. So, papuntang Bontok. May dumaang bus eh. Nakita ko. Nakalagay Bontok. Isipin. Papuntang Bontok to. Solid. Ang daming twisties. Maganda to kung ano. Nakapanggilid na. Mas hindi masyado hirap sa ahon. Medyo means may bagka sobrang tarik, nabibitin ako eh. Pero feeling ko pag solo lang, hindi na mabibitin. Pagka lang may angkas, so may mga gamit to kaming dala. Pero konti lang yung dala namin gamit ngayon. Iniwan namin sa hotel yung iba eh. Kasi pag nakapanggilid na tayo, pwede natin iset yung lowest gear ratio para mas lumakas ang torque nya. Tapos pagka paahon, pwede kayong mag center spring na mas matigas, para mas malakas sa ahon. At syempre yung bola gagaanan para mas may laban yung RPM sa ahon. Hindi upo. Ah, pero ngayon, kaya naman na ADV. Buelo-buelo lang pagka sobrang tarik talaga. Diyan na ulit tayo, medyo malayo pa tayo. Nagtanong kami doon kila ate. Namin kung may gasoline pa dito. Tubor na lang eh. Baka maya, wag tulog kami pa balik eh. Meron naman daw. Tapos malapit na kami sa destination namin. Kita naman sa maps. Yan, buti na lang may gasolinaan. Mahirap mabubusan ng gasolina dito, no? O, tinaman naman ang view, oh. Grabe. Sulit yung punta. Yan, may gasolinaan. May gasolinaan. May premium pa. 300 po. Akala po namin wala ng gasolinaan. Full charge na ulit oh. Full bar, okay na. Okay, mag-alala pag pupunta kayo dito. May gasolinaan. Sa gitna. Kahit para maubusan na kayo, may gasolinaan doon. Kaso kayong gasolinaan ang malinis. Let's go. Wow. Solid. Ito na yung isa nating destination. Dito, B. Hindi ko na alam kung saan, nasaan. Ano baka dito. Ano yung lagpas na tayo. Jump off ng trail. Oo, yung parang trail. Diretso pa kami. Tayo sa dulong-dulo. Pinaka-highest point. Second highest point. Ano yung first? Bana. Ah, malayo. Meron pa. Layo eh. Wala na yung malapit lang. Layo pala. Half tunnel. Ah, okay. Halsema half tunnel. Nakablog ako. I-vlog mo. Wow, ito pala yung famous na ano. Half tunnel. Wow, ganda oh. Solid. Bato na inukob, no? Para makadaan. Galing. Welcome, Barangay Paday. Paday. Ito na yung Northern Blossoms. Dito na kami. Ah, medyo maraming road repairs doon. Medyo yung asfalto. Na-expect nyo na konting traffic dahil sa road repairs. Ito na kami sa Northern Blossoms. Pinarkan mo na sa ADV dito.
na kami sa baba. Dito, mama dito. Ako lang siya ng Sunday, yun. Oh. Oo nga, no? Ito na lang Monday ngayon. Monday ngayon, ha? Matarik din pala ng daan, no? Puno daw parking dito, eh. Hindi ako kasi kachop po yun. Puno daw, sabi kanina. Baka naglabasan na. May restaurant. Ito may mga bilihan. Damit, B. Ang damit. Tan. Registration dito. Registration daw doon. Register muna kami, daming tao. May register kami kasi walang tao. Parang naka lunch break yata. Tapos dito, kakain sana kami sa restaurant. Sobrang dami man ng tao. Punta na lang kami ng highest point na lang. Doon kami ng kainan. Ito na kami, oh. Ito na yung highest point. Asan dito? Warmer. Ito? Saan? Ayun. Buwan ko lang kayo nan. Yun, mga kamin. Yun, dami. Daming riders. Oh. Ito po. Oh. Highest point. Philippine Highway System. Ito may kakain. Highest Point Cafe and Restaurant. Ito na yung late lunch namin. Bulalo. Tsaka, ano yan sa'yo? Bangosilog. Kain muna kami. Itom na. Kapag ka dito, ambawa, hapon siguro, tapos, or umaga, na sobrang aga, sag maulan, mafog dito eh. Pero ngayon kasi mainit eh. Tanghali. Anong oras na? 2:20, 2:30. Bababa na kami. Mas pahinga muna kami siguro sa hotel. Tapos mamayang gabi punta kami ng Session Road. Solid, sarap. Solved sa banking, no, B? Solved sa banking. May banking yun. Yan, ha? Ganda dito. Munta kayo dito, solid. Ang daming ano, terraces. Iba-ibang ano, no, tanim. Talong terraces. Cabbage terraces. Hindi lang rice, no? Maraming nagsisiga, ano? Tama mo. Maraming nagsisiga, eh. Hamog! Kaya pala biglang lumamig. You know? Daan tayo sa hamog. Na naman dyan linta, no? Ganun baga sa mga pinikula. Pagka may fog, malinta daw. Solid, oh. Lamig. Grabe. Hindi na kami nakalabas ngayon, gabi. Napaidlip ako kanina eh. Napahaba yung idlip ko. Tataman na kami. Order na kami ng food dito sa hotel. Eto. Pansit. Bihon. Bagnet sa akin. Eto. IWBRI. Charong bulaklak. Bukas na kami gagala doon sa city. Nagdadalo kami ng kape ni Wabi para sulit ng kape. Nagana namin gising para makagala pa kami sa city. Tamang lakad kami ni Wabi exercise tuwing umaga. Parang 800 meters yata. 800 meters yung nilakad namin. Kami exercise na rin kami. Paraw ng konto. Tapuntahan namin una. Panawan something, Tamawan, you know, Tamawan Villa, 60 entrance each na. Nakayata na naman, Bia. Hindi po nadala kahapon, no? Napu ako kahapon doon sa inakit ko eh, taas.
pagod ka na agad. Ah, ganda oh. Makita ko sa inyo. Para siyang art gallery din. Ito yung coffee shop nila, dito. Coffee shop. Tingnan natin itong bahay. Bawal daw sapatos. Tingnan lang tayo, bakit ako na lang. Din dito. Kahit kami sa taas. May pusa doon, Bi. Kanan. Dami nga kiyatan. Kati natin. Taas. Taas na naman, Bi. Mumapit ka sa Hawaiian. Graffiti wall. That's a dream catcher. Dami na may exercise dito sa Baguio ah. Ito tayo. Ito kita mo na yung view ng kalsada. Ayan na rin ni OBR umakyat. Pagod na siya. Next destination naman tayo. Nag-jeep kami ni OBR. Dito kami bumaba sa may plaza. Tapos lakad na lang kami dito. Yung mga terminal ng jeep. Yan o. From dun sa lodge namin, 12 pesos lang. Dito kami sa Session Road. Ano kayo nandun? Kain muna kami. German sausage. Kapina. Okay, ice. Kain muna. Dito kami sa Burnham Park na yung OBR. Lalakad-lakad lang kami. Ayun yung ano. Lake. Ano to? Lake man-made ba tabi? Madagay mo mangka. Para 200 yata. Lalakad-lakad lang kami. Tapos picture-picture. Bike na rin kami sa hotel maya-maya. Yun, pauwi na kami ni OBR. Anong oras na? 1:49. Pag itabi nga yung pagkakaset ko nung kaano. Naman natin, Bi. Moto Wolf natin. Naging wala sa sentro. Ang hirap tansyahin. Lagi mo kasi hinuhuling ilagay yung phone. Tapos, wala naman sa sentro. Yun, okay na okay dun sa may Takay Lodge. Mura lang, no? Magkano naging bill natin total? 1-2 times 2. 1-2. Dalawang 1-2. Tapos extend kami ng 3 hours. Good for 3, pero kung good for 2, 1K 24 hours. 1K 24 hours. Mura siya. Tapos hindi namin in-expect na ang sarap ng luto nila dun. Kasi masarap yung food nila. Dalawang dinner yung na-order namin dun eh. Twice na gabi. Masarap. Sarap yung food. So yung 2 days na gala namin, okay din. Solid din. Di lang tayo masyadong nakapag libot pa dito sa city kasi medyo pagod na rin kami kanina. Doon lang kami gumala sa may ano, sa may Session Road tsaka ano yung park na yun, Bi? Burnham Park. Ayun lang yung ginalaan namin.
Sarap, solid yung bakasyon namin. Sa gas naman, naka dalawang pagas pa lang ako ng 300 sa 600 pesos. And mayroon pa tayong minus 2 bars pa. So feeling ko aabot na to ng Pampanga, pero syempre papagas na rin ako dun. So, siguro mag-budget kayo ng 1K for gas kung mag-Baguio kayo. From Pampanga yun ha. Kasi ano eh, dalawa kami ni OBR. Tsaka mas maraming gamit namin, kaya mas malakas sa gas pag dalawa. Pero pag solo, mas matipid pa yun. Consider nyo lang yung budget namin sa gas. And diretso na kami ng Pampanga nito. Ang daan namin ay sa Cannon Road, no? Medyo binago namin yung route kasi coding ngayon dito sa Baguio si ADV. Number 3 kasi yung ending nito. Plate number at MB file. So coding siya ngayon, Tuesday. Kaya hindi kami pwedeng dumaan doon sa vicinity ng city, no? No, kaya binago namin itong routing. Parang magbabayan-bayan kami. Or baryo-baryo, no? Ito yung dinadaan na namin. Kakaibang daan. Para makaiwas tayo doon sa vicinity ng coding area. Maganda pa rin ito naman. Mas walang traffic, no? Ganda pa ng view. Ito mukhang coding din to. 3 ano, yung ending ng plaka nito. Coding din. Kaya dito rin siya dumaan. And ang daan namin ngayon, papunta ang Cannon Road, doon kami dadaan. Pababa. Hindi naman sobrang tarik doon eh, no? Sakto lang, no? Hindi lang natin pansin kasi gabi tayo bumiyahin nung pakaya tayo. Ito kami dadaan, Cannon Road. Mga ano na lang yan, malapit na lang yan. Biyahin namin pabuhay ng Pampanga. 100 plus kilometers. Ang mga 150, ganun, no? Ito ko na siguro tapusin yung vlog. Alright mga bro, ride safe. Gala na kayo ng Baguio 2023. First gala namin to eh. This 2023. Ito yung sinasabi ko, parang nabibitin ako sa ahon ni ADB. Kaganyan yan ha. Buelo-buelo. Rattle play. Magayang dire-diretso yung ahonan. Mapanggilid na tayo dito pagka. Pero mag CVT cleaning muna tayo. Ma-check natin. CVT cleaning tapos mag pulley set tayo. Tapos kapag aahon kami ng mataas, ayan, bundok ka pupuntaan. Palit ako ng matigas na spring. Mas malakas sa ahon ang matigas na center spring. Pag nakakalkal pulley ka,